Taong 1998 sa Bataan. Noong kabataan daw ni Lumen ay nakatira siya sa lolo niya sa Bataan na nagngangalang Lolo Berting. Ang lolo niya na ito ay ang lolo pa ng kanyang ama. Dahil parehas na OFW ang kanyang mga magulang, ay napilitan ang mga magulang nito na iwan na lamang si Lumen kay Lolo Berting. Simple lang ang pamumuhay noon ni Lamang Berting at Lumen. Meron itong taniman sa malawak nitong lupain na suportado naman ng mga magulang ni Lumen. Kaya hindi nila problema ang pera noon. Kahit daw paulit-ulit ng binaha o binagyo ang Bataan noon, ay hindi nila ito iniinda. Hinahayaan lang daw kasi nila ang lolo nila para naman daw may mapaglibangan ito. Masayang masaya itong lolo ni Lumen dahil sa kanyang libangang pagsasaka. Marami din siyang nakikilala na iba pang mga may-ari ng lupa at nagsasaka din doon sa lugar nila. Ngunit isang araw, bigla na lang daw nang hina ito hanggang sa tuluyan nang hindi makatayo. Hindi naman maintindihan ni Lumen noon kung ano ang nangyayari sa lolo niya. Inisip niya na lang noon na baka naman napagod lang ito sa mga trabahong bukid, kaya bumigay ang katawan nito. Isang gabi ay nag-usap daw ang maglolo. Katatapos lang ng check-up noon ni Lolo Berting dahil meron itong personal na doktor na galing sa kanilang bayan. Ang sabi nito, wala naman daw itong makitang kakaiba o mali kay Lolo Berting. Sinabi lamang nito na baka nga napagod lamang ito sa mga gawaing bukid. Bagay na kahit papaano ay nagpakalma sa pakiramdam ng dalagang si Lumen. Lolo, magpahinga na daw po muna kayo, sabi ng doktor nyo, ha? Baka naman po bukas maaga na naman kayong magising at mag-araro kayo. Paalala ni Lumen sa matanda. Huwag ka nang mag-alala. Napagod lang ako. Huwag mo na akong isipin. Sagot naman ni Lolo Berting. Pero grabe daw ang ubo nito. Tuwing gabi kasi, ay palaging matindi ang ubo ng matanda. Pero kapag umaga naman daw, ay wala itong sakit. Walang ubo o kahit ano. Noong paalis na daw si Lumen para ibaba ang mga pinagkainan ng lolo niya, doon naman niya napansin ang tila mata ng pusa sa gilid ng kama ng lolo niya. Ibinaba raw niya ang mangkok na dala niya, saka nilapitan ang napansing nila lang. Pag-urong daw niya ng maliit na lamesa na katabi ng higaan ng matanda, ay doon niya nakita ang isang pusang kulay itim. Tinignan lamang daw siya nito ng masama at saka nag-angil. Alam niyo naman siguro yung tunog ng pusang galit, diba? Ganun daw. Wala naman daw silang alagang pusa noon. Kaya ang naisip niya ay itaboy ito. Baka raw kasi tumail lang ito doon sa loob. O kaya naman ay magdala ng patay na daga. Kaya naman agad niyang kinuha ang walis tambo upang ipangtaboy sa pusa. Noong una daw ay galit pa itong pusa na parang ayaw umalis doon sa pwesto niya. Kaya naman paulit-ulit daw itong pinalo ni Lumen. Hindi rin ito nakatiis at umalis na din sa wakas sa pwesto nito. Nang makaalis na daw ang pusa, ay muli niya nang binalikan yung mga mangkok na kanyang ibababa sa kusina. Ngunit paglabas niya ng kwarto, doon niya ulit nakita ang itim na pusa. Nakaabang na daw ito sa hagdan at galit pa rin nakatingin kay Lumen. Sa inis ni Lumen ay sinipa niya raw ito pababa ng hagdan. Gumulong-gulong daw ang pusa pababa, saka ito sinundan ni Lumen para makasiguro na aalis na ng tuluyan yung pusang yun. Subalit pagbaba ni Lumen, wala daw yung pusa. Hinanap-hanap niya pa iyon sa baba ng bahay nila dahil nga baka sumiksik lamang iyon sa kung saan at baka mag-iwan pa ng kalat. Ayaw kasi nila Lumen sa pusa dahil nga mabaho raw ang tae at ihi nito. Kaya gigil na gigil siyang hinanap ito. Pero kahit anong gawin niya ay hindi niya ito makita.
kaya naman sinukuan niya na lang din ito. Kinabukasan ay maayos na raw ang pakiramdam ng lolo ni Lumen. Bumalik na naman daw ito sa pag-aasikaso ng kanyang mga taniman. Pero patingin-tingin lamang daw ito noon dahil binabantayan ito ni Lumen. Ang akala nga daw niya ay okay na ang lahat at balik na sa normal. Subalit, pagkatapos lang daw ng ilang araw, ay bumalik na naman ang sakit ng lolo ni Lumen. Kaya naman muli siyang tumawag ng doktor upang ipa-check up ang kanyang lolo. Kung bakit ba pabalik-balik na lang ang lagnat at ubo nito. Subalit, hindi nagbabago ang resulta ng mga check-up ng doktor. Wala daw talagang sakit ang lolo niya. Malinis naman daw ang baga nito. Sa pangalawang pagkakataon, nung tignan daw ni Lumen ang arenola ng kanyang lolo, kung saan dumudura ito ng plema at umiihi, ay nakita na naman daw niya yung pusang itim doon na nakita niya noong isang gabi. "Lolo, yung pusa oh, dinidilaan yung arenola nyo?" Sabi ni Lumen sa matanda. "Ay, alisin mo dyan at baka matapon pa ang ihi ko riyan," sabi naman daw ng matanda. Ang sabi ni Lumen, dinidilaan daw ng pusa yung plema ng matanda na nakasabit sa gilid ng arenola. Sa gigil ni Lumen na baka matapon ang ihi at plema ng lolo niya, ay yumuko ito at agad na kinuha ang arenola. Galit na galit daw yung pusa at agad na hinabol ang kanyang braso. Hindi naman ito inabutan si Lumen at agad-agad ay kumuha ito ng walis tambo at walang pagdadalawang isip na pinagpapalo ang pusa. Galit na galit daw itong naghihiyaw. Napalundag na lang din ito sa bintana na malapit sa kanila. Noong hinabol ito ng tingin ni Lumen, ay bigla na naman daw itong nawala pagtingin niya roon sa ibaba ng kanilang bakuran. Matapos daw ng insidenteng iyon, ay hindi na bumalik pa yung pusa. Pero nagpatuloy ang pagka-bedridden ni Lolo Berting. Kaya naman daw itong si Lumen ay hindi na makapasok sa eskwela. Graduating na pa naman daw ito noon. Pero wala siyang magawa kasi wala naman daw ibang pwedeng mag-alaga sa kanyang lolo. May mga kamag-anak naman daw sila doon, pero ayaw ng lolo niya na may ibang tao daw na mag-asikaso sa kanya maliban sa apo nitong si Lumen. Isang araw, habang naglilinis si Lumen sa kanilang bakuran, isang lalaki daw ang kumatok sa kanilang gate, si Mang Lucio. Hinahanap daw nito si Mang Berting dahil matagal na daw nitong hindi ito nakikita. Sumagot naman si Lumen na may sakit ito at nagpapahinga. Pero mapilit daw si Mang Lucio at sinasabing baka naman daw pwede niyang makausap ang kaibigan kahit sandali lang daw. Ayaw nga daw sana ni Lumen noon na ipakausap ang matanda sa kanyang lolo. Pero dahil nga daw sa lakas ng usapan nila ay narinig na daw ito ni Mang Berting at napasilip na rin ito sa bintana. "Lumen na po, eh paakyatin mo yan dito. Kaibigan ko yung si Lucio," sigaw daw ni Mang Berting. "Eh paano po kayo makakapagpahinga niyan, lo?" sagot naman ang dalaga. "Hayaan mo na ako, apo. Paakyatin mo na dito yung kaibigan ko. Sige na." Pakiusap naman daw ng lolo ni Lumen. Wala siyang nagawa nun dahil gusto rin siguro talaga ng kakwentuhan ng kanyang lolo. Pinaakyat niya nga ito roon sa taas para makausap ng kanyang lolo at saka naman niya muling ipinagpatuloy ang kanyang paglilinis sa bahay. Ilang araw din daw nagpabalik-balik doon ang kaibigan ng kanyang lolo. Pero hindi naman daw bumubuti ang pakiramdam ng matanda. Pero kahit ganoon, masaya naman daw itong lolo niya na kahit papaano ay may nakakakwentuhan. At dahil nga doon, ang ginawa ni Lumen ay muli na siyang bumalik sa pagpasok sa paaralan. Hinayaan na lamang niya ang kanyang lolo dahil madalas naman daw ay nandoon ang kaibigan nitong si Mang Lucio. Tuwang-tuwa naman noon si Lumen dahil nga nakabalik na ito sa pag-aaral. At kahit papaano
ay nakakasama niya na muli ang mga kaklase niya. At dahil nga sa maraming absent ang dalaga, marami itong special projects na hinahabol. Hiningi nito ang tulong ng mga kaklase niya para kahit papaano ay makahabol daw ito sa grades niya. Napagdesisyon na nila noon na doon gumawa ng project ni Lumen sa bahay nila para na din daw mabantayan ang lolo niya habang gumagawa sila ng project. Isang pagkakataon, sumama ang kaklase nila doon sa bahay nila Lumen para nga sa paggawa ng project. Isa sa mga kaklase ni Lumen ang nagtanong dito. "Lumen, may kasama pala kayong matanda dito?" Sumagot naman daw si Lumen. "Oo, yung lolo ko." Pero hindi daw yun yung tinutukoy ng kaklase niya. Itinuro ng kaklase niya yung pusa na mabilis na umakyat sa hagdan nila. Nakita nga din yun ni Lumen, kaya agad niya itong sinundan dahil nga ayaw niyang may pusa sa kwarto ng lolo niya. Pag-akyat niya ng hagdan, ay doon niya nakita yung pusa na nandoon sa ilalim ng kama ng lolo niya. Pinagpapalo niya na naman ito tulad ng dati niyang ginagawa sa pusang iyon sa tuwing ito ay nakikita niya. Agad naman daw itong tumalon sa bintana ng kanilang bahay. Pagkatapos nun, ay agad na rin siyang bumaba ng bahay. Pagbaba niya sa mga kaklase niya, ay doon niya nakita yung isa niyang kaklase na babae na parang tulala at namumutla. "Uy, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Lumen. "Yung matanda na nakita ko kanina sa hagdanan, ayun siya oh," sabi daw sa kanya nung kaklase niya. Doon ay nakita ni Lumen si Mang Lucio na naglalakad papalayo sa bahay nila. Hindi na lang yun pinansin ni Lumen dahil mas mahalaga sa kanya ang kanilang project. Subalit ang malupit pa doon, kinagabihan ay bumalik daw si Mang Lucio at muli daw itong nakita ng kaklase niya. Pero hindi raw ito makatingin ng diretso sa kanya dahil iba daw ang mukha nito na parabang nababalot daw ng maitim na balahibo. Namumula din daw ang mga mata nito na tanging siya lang ang nakakakita. Nang makalagpas na daw yung matanda sa kanila at umakyat na sa kwarto ng lolo ni Lumen, ay sinabihan na raw siya ng kaklase niya. "Alam mo, mas maganda siguro kung pumasyal ka sa amin bukas ng umaga." "Ha? Bakit naman? At saka bakit naman namumutla ka? Anong meron?" tanong daw ni Lumen. "Basta, bukas pumasyal ka sa amin," ang sabi raw nito. Kinabukasan nga ay ganoon ang ginawa ni Lumen. Pumunta siya sa bahay ng kaklase, umagang umaga pa lamang, para bago magtanghalian ay makabalik na rin daw ito agad. Saktong pagdating ni Lumen ay nag-aalmasal na ang pamilya ng kanyang kaibigan, kaya naaya din siya ng mga ito na kumain. Habang kumakain daw ito doon, ay sinabi lahat ng kaklase niya ang mga nakita nito. "Lumen, yung bisita niyo laging matanda, si Manong Lucio, aswang yon," wika ng kaibigan ni Lumen. "Aswang? Paano namang naging aswang yon? Marami din naman kaming alam na pangontra sa aswang, at marami kami nun sa bahay. Eh bakit siya nakakapasok?" takang tanong ni Lumen. "Dahil hindi siya pangkaraniwang aswang. Isa siyang tagabantay," sagot ng kaklase niya. Ang tagabantay daw ay isang uri ng aswang na hindi na kinakailangang lapitan ang biktima nito. Hindi niya na kailangang kagatin ang laman ng biktima para lang makakain. Sapat nang makalapit lamang ito doon at maamoy ang nanghihina o namamatay nitong katawan para ito ay makain ng aswang. Isa raw itong kakaibang uri ng aswang dahil inuunti-unti nito ang kanyang biktima. Nang akala mo ay may sakit, pero ang totoo, sa bawat paglapit ng tagabantay ay siya namang paghina lalo ng tao na binibiktima nito
na kinakain niya ng paunti-unti. Sabi ng tatay ng kaibigan ni Lumen, para daw makontra iyon, ay dapat siyang magpausok ng kamanyan sa palibot ng bahay nila tuwing sasapit ang hapon. Yun daw kasi ang oras ng pag-atake at paglakas ng tagabantay. Ayaw na ayaw daw nila ng amoy na yon. Dagdag pa nito, makakatulong din daw kung paliliguan ng biktima ng tubig na may asin. Ayaw na ayaw daw kasi nila ng amoy ng asin. Hindi sila takot sa asin, pero ang amoy naman nito ang pinakakinaaayawan nila. Sabi pa ni Lumen, ay pinagsusunog din daw siya ng gulong sa labas ng kanilang bahay. Lagi daw lagyan ng luya ang bulsa ng lolo nito. At kapag ginawa niya raw ang mga iyon, ay hindi na makakalapit ang aswang na tagabantay nito. At ganoon na nga ang ginawa ni Lumen. Pag uwi nito sa bahay nila, ay agad itong nagpakulo ng tubig na may asin at siya niyang ipinanghilamos sa kanyang lolo. Nilagyan niya rin ito ng kumukulong tubig na may asin sa ilalim ng kama nito bilang pausok. Kasabay nito ay nagpausok din siya ng kamanyang na bigay naman ng kaklase niya. Nagpausok siya nito sa buong bahay nila. Kinagabihan ay lumabas ito. Maraming ibinigay na gulong sa kanya ang kaklase niya. Akmang sisilaban niya na raw sana ang mga ito nang maramdaman niya na may lumundag mula sa itaas ng bahay nila. Naramdaman din daw niya ang pagtakbo nito papalayo doon. Pagkadinig noon ni Lumen ay ipinagpatuloy niya na nga ang pagsisindi ng goma. Matapos noon ay nagpausok ulit ito ng kamanyan pati na ng pinakuluang tubig na may asin at inilagay niya ito doon sa kwarto ng kanyang lolo. Sa awa ng Panginoon, mula noon ay gumanda na ang pakiramdam ng lolo niya. Lilipas pa ang ilang araw at puro ganoon ang ginagawa ni Lumen sa paligid ng kanilang bahay. Hanggang sa tuluyan na ngang nakabawi ang lolo niya. Nakatayo na ito at tuluyan nang gumaling. Matapos ng makagaling ng lolo niya, ay bumalik na naman daw ito sa pagtatrabaho sa bukid. Okay naman na daw ulit ang pakiramdam nito. Pero parang nanghihina na naman daw ang matanda. Tinanong ni Lumen ang lolo niya kung dinadala daw ba nito yung luya na sinasabi niyang ilagay lagi sa bulsa nito. Sabi ng matanda, eh magaling naman na daw siya at hindi niya na kailangan yon. Dahil doon ay nagalit si Lumen. Inis na inis ito sa kanyang lolo. Napakatigas daw kasi ng ulo nito. Sinabihan na nga huwag tatanggalin yun sa katawan niya, eh hindi pa rin sinusunod. Ang malala pa daw doon ay nakikipagkwentuhan pa rin daw ito kay Mang Lucio. Dahil pinupuntahan daw pala siya nito sa gitna ng palayan kung saan may kubo-kubo roon ang kanyang lolo. At doon nga sila nagkukwentuhan tuwing hapon. Ang ginawa ni Lumen ay araw-araw niya na muling binabantayan ang lolo niya. Sinisigurado niya na lagi itong may dalang luya sa bulsa nito. Noong palagi niya nang ginagawa yon, ay doon na nagsimulang lumayo ang kaibigan ng kanyang lolo na si Mang Lucio. Sa hindi maintindihang dahilan, ay hindi na ito lumalapit kay Mang Berting. Kahit na tinatawag pa raw siya nito upang samahan sa pagmemeryenda sa palayan. Simula nga daw noon, ay hindi na ito lumapit pa kay Mang Berting, lalong-lalo na sa lugar nila Lumen. At magmula raw noon ay tuluyan nang gumaling ang lolo niya at mas lumakas pa nga raw ito lalo. Matapos ang mahabang panahon ay nagkapamilya na si Lumen at doon na nga nila nabalitaan na totoo nga raw palang aswang na tagabantay itong si Mang Lucio. Pero dahil wala naman daw makapagpatunay o wala naman daw nakakitang kumakain ito ng tao, ay wala ring makapagdiin dito ng kahit na sino. Hindi kasi nila alam noon na ang matandang Lucio ay isang uri ng aswang na tinatawag na tagabantay na hindi na nga kailangang laging kumain ng laman. Tahimik na lamang si Lumen at hindi na pinapakailaman ang isyo na yon. Hinayaan na lamang niya
kahit alam niya ang pangontra dito. Ang mahalaga lamang daw sa kanya ay hindi na nito gagambalain pa si Lolo Berting. Dagdag pa ni Lumen, ugaliing makiramdam daw sa mga kamag-anak natin, lalo na yung mga bigla na lamang nagkakasakit at yung may mga pusa na bigla na lamang lumalapit. Dahil ayon na nga rin sa kanilang karanasan, ay baka raw isa itong aswang na naghihintay lamang ng kamatayan ng mga nakatatanda sa ating pamilya o mga taong may mga nararamdaman ng sakit.